Ito pong nakikita nyo ngayon ay ang aerial shot nga po ng Aplaya dito po sa may Baseco, kung saan kagaya po doon sa may Baseco Beach ay tambak-tambak din po, no? Or sobrang dami din po ang bilang ng mga seaweeds dito na dinagsa sa buhanginan po ng Aplaya. So, mula dito, ayan, habang tayo po ay papunta dito sa may dulong bahagi ng Aplaya ay makikita natin yung unti-unti pong pagdami or ang tambak na bilang po ng seaweeds na dinadagsa ngayon po dito sa Aplaya, gayon din po sa may Baseco Beach. And andyan din po ngayon ang ating mga Estero Rangers na talagang, ayan po, no, nakikipagbuno sa dami or sa sobrang dami po ng bilang ng mga seaweeds dito sa may Aplaya. Ayan, sila po ang grupo na binuo ng DNR, no, upang manguna dito po sa paglilinis, sa araw-araw po na paglilinis dito po sa Aplaya. Ayan, so agad-agad din pala po, no, kinukuha ng truck yung mga na hakot na mga seaweeds. Ayan, no. Ayan nyo, ang dami ng ano dito, oh. Tapos ang dami pa po doon na hindi pa nakukuha ng ating mga Baseco Beach Warriors, no? DPS at MMDA and DNR. Yan ang ating mga ano naman po, no, MMDA Baseco Beach Warriors. Hindi natin nga yan at maaari isang wakunta sa kalangit nating siyudad. Talong lalo na pinagngawalak natin Manila Bay. Manila Bay, yes. Ayaw po nating mangyari na kapatpat patahon. Kaya pilit natin siya angat ngayon, kukunin, ilalagay sa tamang lugar. Kumakita tayo ko yung kung factor na umahakot ng basura natin. Para ilagay doon, ilalagay mo sa dump site. Saka minsan nakakadalawang trip lang. Pagkuha. Ano, ito nyo. Akuti namin lahat yan. So doon para, po mo sa may Aplaya? Opo. Sa may Aplaya? Malinis na nga yun, malinis lang po na. Ngayon. Nalinis na namin. MMDA, nalinis na po ng MMDA. Opo. Nalinis na po namin. Okay, thank you po. Marami rin po salamat. Thank you po. Ayan, see thank you, sir. Cornelio. MMDA, no? Ayan, dito sila. Meron din silang ano, maliit na bangka. Ayan, katulong sa paghahakot po nun ng mga seaweeds, mga kalat.
Yan, so mahigpit pa rin po yung ano dito, paliligo. Bawal pa po, no? Yan yung ano nila, oh. Ayan. Ginawang bangka, ayan nilagyan ng ano, katig. So dyan nila nilalagay yung mga nakukuha. Ayan, so mula dun sa dulo, malinis na. Ang oras na natin pala, 8:25 po ng umaga. So dun sa may dulo, nalinis na po nila. And ito, salubong na sila dito with DPS Baseco Beach Warriors. So magsasalubong na. Ayan. Mukhang kayang-kaya po yan, no? Ngayong araw, maubos lahat yung ano, kalat. At doon naman sa may Aplaya, andun yung ating mga Estero Rangers po ng DNR. Ayan, sila naman po doon yung naghahakot ng mga civils. And madami din po doon. Bale, sila po yung dalawang grupo na talagang regular po na nagbi-maintain ng kalinisan dito, naglilinis. Ayan, yung ating DPS Baseco Beach Warriors at syempre ang MMDA. Sila kuya, basang-basa na talaga. Lumusong na. Dito sila sa may Baseco Beach po, no? Yung dalawang grupo, ang DPS Baseco Beach Warriors at MMDA. And dun sa may Aplaya naman, andun po yung ating mga Stero Rangers po ng DNR. Yan, bali tatlong grupo po sila na nagme-maintain, naglilinis dito sa Baseco. So yan lang naman po yung mga kalat, pero pag tingnan nyo dito sa may buhanginan, oh, wala, walang kalat. So inaagapan nila yan dito pa lang para hindi na nga po mapunta dun sa Baywalk, sa Rojas Boulevard yung mga kalat. Kaya dito pa lang, mapabasura, seaweeds or water hyacinth man yan, dito pa lang, kinukuha na nila. Ayun, oh, tingnan niyo po, oh. Ayun, oh. Malinis na. Naubos na 'yan. Papunta dun sa may dulo. Bale, dito na lang po sa may papuntang entrance yung mga kukunin nila. Ayan, so ganun po, no, yung nangyayaring clean up sa lubong yung dalawang grupo dito.